tinatawag ding bundok ng basura. Nilakad namin ito ng higit 2 oras. Ang Smoky Mountain ay tinaguri ang bundok ng Maynila. Ngunit gawa ito sa basura at hindi sa lupa. Basura po ito na tinampak pa. Hopefully po, walang mangyaring masama sa akin. Isipin nyo na lang gano'ng kadaming basura ng Manila ang napunta dito at naging ganto. Nakakahingal po siya. Sobra. Kanina pa po. Hindi pa po pala yung pinakamataas. Papapaas. Tignan naman po yung inaapakan namin. Grabe, shit. Makikita niyo po ang unang bahay. Pakita niyo unang bahay dito. Meron pong bahay dyan. Tapos meron din po doon banda. Meron pa po dito. Tignan niyo po ang Manila. Putik. Ang taas. Tignan niyo po yung basura. Na magiging bundok na rin siya. Sa Manila. Hala, I feel ano to. Gulay siya na nakakain. Habang ano. Habang pinapit yung dumadagdag yung basura. Ano to? Magiging papas siya, no? Tapos, makikita mo na lang dito na akala mo hindi siya basura pero basura siya. Hindi mo lang mahalata dahil sa mga sobrang daming halaman. Napakaganda so, na. Ngayon po maghanap na po kami ng pwede namin ma-interview kung ano nga po ba ang meron sa basura. Good afternoon po ate. Ano po pangalan niyo ate? Nandito po tayo ngayon sa bahay ni Ate Crystal na matatagpuan po sa Smoky Mountain. Smoky Mountain po yung tawag dito. Upper Smoky Mountain. So, kailan po kayo nag-start na tumira po dito? Ngayon lang month ng April. Bakit niyo po dito naisipang parang tumira po? Kasi parang mahangin, gano'n. Parang pwede ko lang ang style.
Hindi naman po, hindi po niyo naisip na delikado po dito, gano'n. Kahit nasa tagilid na. So, ilan po yung anak niya? Ito, wow. Nagkasya po. Malaki naman yun. Ah, malaki na. Ano po yung trabaho niya? Wala, dito na sa bahay. Alaga ng mga anak. Yung asawa niyo po? Pintor. So, atis, saan po nag-aaral yung, ay, saan po yung pinakamalapit na paaralan po dito yung nag-aaral po yung mga anak? Sa Paes. Paes po. Saan po yung banda? Pinakamain. Pinakamain ng Paes po. Tapos, ilang minuto po papunta doon o ilang oras? 10 minutes. At naka-lakal. 5 minutes lang. Ah, malapit pa niyo. So, ilan po yung pinaparal niyo? Ngayon, dalawa na lang. Ano pong grade yung dalawa po? Grade 3. So, tapos yung pangunahing ano niyo po, saan niyo po kinukuha yung tubig? Kasi alam po natin na nasa taas po kayo. Yung tubig namin yung tubig. Kayo po. O, sa taas ng kanyo lang. Ah, okay. Magkano po yung isang gram kung mara? 65. Tapos ilang beses po kayo nakakaibig sa isang linggo? Isang linggo. Tapos may palikuran po kayo dito ba? Literal na palikuran siya. Sa likod na kalas. So ngayon po, magpapaalam po tayo kay ate kung pwede po tayong pumasok sa loob ng bahay. Papasok po kami ate ngayon. Tara! Sumama kayo! Let's go! Sumama kayo para makita kayo sa vlog. Si Ate na lang. Dalawa na lang kayo. Sino na lang? Si Ate Krista. Hi Ate! House tour. Hi, ito pa pala yung mga anak niya. Yung mga anak niya. Tayo ngayon sa loob ng bahay ni Ate Krista. Tapos ito po yung anak niya, lima. So wala po yung dalawa dito kasi pito po sila lang. Tapos ito po yung kanilang magtibahan. Tapos dito banda, may nasa reno sila, may achievements, award, certificates. Tapos, yun po. Tapos dito banda naman po, dito naman banda na nakalagay yung area. Hindi po kahit maliit yung bahay, wala nang kitchen. Siyempre meron. Pedro, ma. Pumasok ka. Sige, pumasok ko lang. Pumasok kayo lang. Dito po tayo ngayon sa loob. Tapos, dito po may ay bilpa na po sila kung saan nakalagay ang yan po. Diyan po yung CR nila banda. Tapos, po. Ay, ayan oi. Kumain. Bakit ito po yung parang walking closet. Oh, walking closet. May TV plus. TV. Kahit mahirap po sila, kumpleto din po sila sa mga gamit. So tara na, labas sa tayo ulit. Pasura. So ngayon po, nakita po natin yung loob ng bahay ni Ate Crystal. Na tapos meron din po tayo nakitang achievements wall doon na doon po sinasabi na hindi hadlang ang kahirapan lalong-lalo na sa pag-aaral. Nakita niyo na po yung katunayan sa kanila. Tapos dito po sa bandang to, makikita niyo pong may mga talbos. Anong talbos? Kamote. Talbos ng kamote. Tapos yan po yung pananim ni Ate Crystal para fresh from the farm, diba? So, bilang pasasalamat po, may munti po kaming regalo kay Ate Crystal dahil naistorbo po namin siya sa kanyang paglalaba kanina. Tapos, bilang pasasalamat, ito po yung ibibigay namin sa kanya dahil pumayag po siya magpa-interview sa amin. So, ito po Ate Crystal. Salamat po. Yan po. Salamat po. Salamat. So ayun po, maraming pa lang ang mga video. Nagpa-interview ka sa akin. Tapos ano po yung mapapayo nyo sa mga tao na porket nakatira po sa yung parang perspective po nila na porket nakatira po sa mga ganito, masasama na po yung ugali ng mga tao dito. Ano po yung masasabi nyo sa mga nagsasabi po noon? Hindi naman lahat. Doon na siguro banda ko. Ayun, pero may masasama pa rin sabi ni Ate. Pero hindi naman daw po lahat. So ayun po, maraming salamat po ulit Ate Crystal. Salamat po.
Salamat po. So, ayun nga po, nasaksihan po natin ang buhay ni Ate Crystal at ang nasabi niya sa mga taong nasasabi na masasama ang mga nakatira dito. So ngayon, papapunta kami sa pangalawang pamilya na kung saan ay mag-i-interview kami. So, nasa pangalawang pamilya na tayo na i-interviewin natin na si ano po Ate Lini. Si Ate Lini po, ilang taon na po? 50. Ay, 50 years old na po siya. Ilang taon na po kayo nakatira dito sa Smart ano, County? Ano po? Na, anim na po. Anim na taon na po. Paano po kayo napunta dito? Ano pong... Yung napunta mi dito, doon sa kabilang squatter, ginimulis doon, tapos ginulikit sa Bulacan, Buban, Cavite. Pero kami, ang kuha na mo claimant, pera. Pera mo. Pinera niyo na lang oo, po. Para... Tapos, binili namin doon sa Aroma. Magulo man ang sa Aroma. Magulo po doon sobra. Magulo sa Aroma, dito may nangupahan sa bundok, sa Katagala. Ay, may bayad po yung ano dito, upa? Oo. Kanino po kayo nagbabayad? Kay DC, sa Katagala, nabili na namin po. Kahit po pala dito sa bundok, nagbabayad din po pala kayo. 1,000 ang aman. Ah, 1 buwan po, 1,000. Meron po, ilan po yung ano nyo? Andito po kayo yung buong pamilya? Opo, dito po. Asan po yung mga anak niya? Yung anak ko, yan isa nandoon sa ano, yan ang isa nandoon sa ano, nagtrabaho. Ay, kamusta naman po yung pamumuhay niya dito sa bundok? Okay lang po, ito na po, nagtanim-tanim. Tapos minsan, wala na ang pananim, labi na sa ating summer, mga halakan po. Dito lang din po bababa kayo ng bundok? Bababa kami sa bundok, o, doon kami sa Divisoria, Lomaintre, kahit saan, magpapangalakay kami ng... Ano pong klase yung mga tanim niyo na gulay? Ito, kamuti, malunggay, gabi, sangig, panglamas. Ate, yung pangangalakal niyo po ilang taon na po yun? Ay, mula na pagtira namin dito. Nangangalakal na po kayo. Na kami. May nakukuha naman po kayo? Oo, yung ano, yung ganyan, mga balde, mga bakal, mga mineral, mga kahit na mamabibinta, mga buti. Tapos magkano po yung parang pinapalit niyo po, kunyari po sa bakal? Yung paano sa bakal, po yung pinakamalaking, magkano po yung pinakamalaking? Ang bakal, 10 ang kilo. Yung sibak, 18 ang kilo. Yung mineral, 20 ang kilo. Ah, mas mahal po yung mineral. Tapos magkano po yung pinakamalaking nakita niyo po sa mineral po? Parang pinakamalaki na. Pinakamalaki. Ay, sibak. Maraming sibak. Mabigat. Ang mabigat ng sibak. Pati bakal. Mabigat. Ang mineral, dami siya pero magaan. Tapos ano po? Yung saan niyo po ginagamit yung mga nakukuha niyo pong pera sa pangangalakal? Eh, bigas. Pag-uli namin, makabinta kami doon sa baba, yung buyer doon. Makabinta kami na 300 o 400. Bili kami bigas, 5 kilo. Bili kami ng ulam, yung tumpok-tumpok, 40. Din bili ng ano, yung pangsahog, then pangbayad sa tubig. Yan sa... Ah, may bayad po yung tubig niyo? Oo, 50 ang isang ram. Ah, 50 po. Bali, magkaiba po kayo yung... Kaya Ate Crystal po kasi 65 yun sa kanina. Yun, 50 na sa amin. 50. Eh, doon sila sa 65 kasi kaya doon sila sa kay Dudoy kami. At mas malapit po. Malapit lang sa amin. Ay, ilang araw po, sa 1 linggo po, ilang beses po kayong nangangalakad? Kami? Opo. Paano? Gabi-gabi kami mga lakad ko yung ating summer. Pag wala ng taniman, wala ng matanim-tanim dito, na mapirahan namin dito sa bundok, bababa kami mga lakad. Ah, bali, part-time nyo, parang part-time po yung pangalakad. Tapos, part-time din po yung pagtatanim dito. Yung sa taniman nyo po, may bayad po yan yung mga taniman. Wala. Kami lang itisok na namin, dito haharbisin namin, ano na yung bayad. Oo, divisor ako. Dahil aakyat dito, bibili ng tapos. So, bilang pasasalamat po Ate Lenny po, diba? Opo. May bibigay po kami sa inyong konting tulong po. Thank you po. Thank you din po sa store po. Thank you din po sa oras. At noong kami ay tapos ng mag-interview kay Ate Lenny at Ate Crystal, kami ay bumaba na ng bundok. Ang aral sa aming documentation ay hindi lahat ng bagay na patapon ay wala ng halaga. Kundi dapat tayo mismo ang tumingin ng halaga nito. Dahil sila nga po si Ate Lenny at Ate Crystal ang nagsilbi o nagpakita sa amin na lahat ng bagay sa mundo ay mahalaga, lalong-lalo na ang basura.